everyone, my name is JemMarie Tenorio at welcome po sa aming mini museum dito sa aming bahay. Magsisimula po tayo ngayon sa aming kuskusan. Kuskusan po ay gawa sa puno ng kahoy at may matulis po itong bagay sa dulo upang mas mapadali ang pagkuha natin sa katas ng niyog. Ang katas po ng niyog ay ginagamit natin sa pagluluto at ang tawag nito sa Bisaya ay pinayukan. So, ang susunod naman po ay ang mga susi. Ang mga susi ay susi po noong mga dating panahon, mga 75 years na po, at ito po ay tinatago hanggang ngayon ng aking tito. Ito po ay susi ng mga pintuan, kung makikita nyo po, at yung isa naman po ay susi ng baul. Ang susunod naman ay ang gantangan. Ang gantangan ay ginawa sa asawa ng aking tita upang malaman ang kilo o rami ng bigas, dahil noong kapanahunan po nila, ito ay napakahalaga. Susunod naman po ay ang sandok ay 34 years na po sa amin simula nang ginawa ito ng aming tita. Susunod naman po ay ang big size wooden spoon. Ito pong malaking kutsara ay gawa po ito sa purong kahoy at nabili po ito ng aking tita sa Baguio nung nag-tour po sila. Ayan, so maganda po ito pang display sa mga bahay. Susunod naman po ay ito pong typewriter. Itong typewriter ay 15 years na po na nasa amin. At kung makikita nyo po, puno na po ito ng kalawang. Binili po ito dati ng aking tita upang magamit ng aking pinsan dahil hindi pa po noon uso yung mga computer at masyado pa yung mahal. Ayan po. Susunod naman po ay ang meat grinder. Grinder ay gawa sa metal at 30 years na po ito sa amin. So, ayan po. Ito po yung iniikot nyo para lumabas po yung karne dyan sa loob. Papasok nyo po dyan. Tapos, sa labas dito yung karne. So, ito po ay naiikot upang ma-adjust yung pino ng karne na gusto nyo. So, kailangan po natin lagyan ng ganito kasi para hindi po siya gumalaw kasi masyado po talaga itong mabigat. Tada! Ito naman po ay itong mga kinke kung tawagin o lampara. Ito pong kinke ay 48 years na po na nasa amin simula nang ginawa ito ng aming lola. Dati po kasi ay wala silang ilaw. So, ito yung ginawa nila. Nabubuksan po ito, kaya lang hindi na po namin nabuksan, sobrang luma. So, ayun po, may tela po sa loob. At lalagyan mo po yan ng gas. At pag nilagyan nyo ito ng apoy, ay magkakailaw. Susunod naman po ay ang aming Santo Niño na ribulto. Ayan po siya. Ang ribulto ng Santo Niño ay gawa po sa purong bato. 36 years na po ito sa amin simula nung makita ng aming lola sa labas ng aming bahay. Ito po ay inukit lang sa bato. Makikita nyo po. May mga sira na po yung kamay niya. Ito po ay sobrang bigat talaga. Ang susunod naman po ay ang nigo. Nigo ay ginagamit sa pagtatahop, kung tawagin nila sa Bisaya, ng bigas. Upang mas mapadali po ang pagkuha ng mga pasi or mga bato. So, ang susunod naman po ay ang porcelain teapots ng aming kapitbahay. Ang porcelain teapots ay 27 years na po na nasa kanila simula nang irigalo ito sa kanya. So, gawa po ito sa glass. Ang susunod naman po ay ang mortar and pestle. Ang mortar and pestle ay tinatawag sa Bisaya na gusong. So, pwede mo itong gamitin sa pagdurog ng mga bigas or kahit anong pagkain. For example, ay saging.
Ito po, ilalagay mo po siya dito sa gitna. Dito po. So, medyo may kataasan po siya. Tapos, ito po. And, ganun. So, ang last po ay ang aming makina or sewing machine. Sewing machine or makina ay mahigit 75 years na po na nasa amin simula nung binili ito ng lola namin upang pagkakitaan noong unang panahon. So, ito po, para po ito sa paa. Ganun po. Ito po yung karayom niya. Tapos, dito mo ilalagay yung hilo. Ayan. Although sira na po yung mga cabinet dahil sa sobrang luma, ayan po, bumigay na siya. Pero nagagamit pa naman po namin siya, lalo na sa pag-repair ng aming mga sirang damit. At napagkakakitaan rin po sa paggawa ng mga basahan. So, ayan po siya. Ayun na po lahat. Thank you for watching.